kayo po ay bago sa aking channel, please like and subscribe Tess Esteban para po ma-notify ka sa lahat ng mga videos po na aking i-upload. Thank you! Hi guys! This is Tess Esteban. Hello mga kabeshi! Today po, dito sa ating kitchen, gagawa po tayo ng lasagna. Ayan, so, ang lasagna po natin ngayon is very special. Why? It's because gagawa po tayo ng lasagna with vegetables in the meat. Ayan, so, let's do it. Ayan po, do it. Gawin po natin ang special lasagna, especially for you. Tara po, samahan niyo po ako sa aking pagluluto. Guys, kung mapapansin niyo po, ready na po ang ating onion and garlic. So, pwede na po natin ilagay ang ating mushroom. Mushroom po muna. So, isoften po natin ang ating mushroom. Iharo lang po natin dito. And kung mapapansin niyo rin po, pwede na ang ating beef. Ito po ang ating beef. I am making lasagna po with ricotta cheese. This is very special kind of lasagna kasi meron po siyang mga vegetables included. So, nag-grated din po ako ng carrot ito, and celery. So, pwede na rin po natin yung ihalo. Actually, isosoften lang po natin lahat ito. Para masarap po siya. So, yung iba, lalo na po sa mga bata, ayaw nila ng vegetables. So, to make it more healthy po. Just gonna put our added vegetables para po mas masarap. And you can add yung beans, ganyan po yung pagkiwa mo, and more tomato. The fresh tomato po yan, chopped tomato. I-lower fire nyo lang ito para kasi bibit naman po natin ito. And then, pwede na rin po natin sa lagyan ng seasoning. Pwede na po natin siyang lagyan ng tomato. Kapag malaki po yung lumps na ano, ng tomato natin, pwede po natin lagyan ng konti ng tomato. Ay, sayang. I-boil lang po natin ito. I think pwede na po tayong maglagay guys ng seasonings like ito po my fresh basil from the garden. Ayan, para pumabang siya. Pwede nyo po hindi lagyan lalo na pag may bata. And then syempre salt. Ito po natin kalimutan maglagay ng salt. And then sugar. Meron na rin po sugar. Lagay po tayong sugar. And then tomato paste. Maglalagay po tayong tomato paste. Siya. Tomato paste po ito. So, dagdagan lang natin. And then, Italian seasoning. Isa rin po ito sa mga ingredients natin. At least, 1 tablespoon. 1 tablespoon po itong gamit ko. Tablespoon po itong gamit ko. And then, kung meron na po siyang fresh basil, pwede na rin siya lagyan ng parsley. Pero dry na po ito. Dry parsley. And, pepper.
tansyahin nyo lang po. Well, at least 1 teaspoon. O less than that. And then, isisimmer lang po natin ito. And ilagay na po natin ang ating main ingredients na minced beef. Ihalo lang po natin. So, ito po ang ating meat. Vegetable and meat. Wow! After po nito, gagawa po tayo ng ricotta cheese. Ito po yung pinaka-white sauce niya. Pwede po natin siya i-bake for about 15 minutes. Kasi malambot na po yung ating gulay. So, dito po sa ating ricotta cheese, instead na gagawa po tayo ng white sauce, which is yung flour, milk, and butter. Ricotta cheese po yung gagamitin natin. And so, we have to use ricotta cheese. Sa bowl. And then, maglagay po tayo ng egg. 1 egg. Lagay lang po natin. And then, maglagay pa rin po tayo ng parsley. Ano, yung dry parsley. Konti lang po lagay natin. At least, meron siyang greening. Lagay natin ng konting buksan po natin ang ating parmesan. Malagyan natin natin ng parmesan. At least, this is 1/4 cup. So, ilagay po natin. Hindi, ihalo lang po natin ito. Ito, let's try natin. Mapapansin nyo. Ito na po natin. Ito yung ilalagay natin mamaya sa ating lasagna. And so, ready na po yan. Guys, welcome back po. So, ito po yung ating lasagna sheets. So, spinach lasagna po ito. Spinach. Saan po nito? And so, ito po siya. And so, ang gagawin lang po natin, ililayer po natin siya. So, diba, ito na po yung ano kanina, yung meat natin. So, meat muna. Ilayer po natin ito. Meat muna. Ilayer po natin ang ating meat. Masyado nga lagay natin kung pinagpulang yun po. Masyado nga lagay natin. So, hi guys. Ito na po yung ating lasagna. So, ibibake po natin siya. Ayan. So, kung makikita nyo po yung ricotta cheese dyan. Ayan. So, ibibake po natin. So, yung paglagay po natin is meat. And then, lasagna pasta. Yung lasagna po natin. And then, yung ricotta cheese natin. Blend ricotta cheese. And then, meat again. And then, yung lasagna. And then on top po yung niluto po natin na vegetables in meat. Oh, meat in vegetables na pinaghalo-halo natin kanina. So on top, lalagyan ko po yan ng ricotta cheese to make it more cheesy.